So, nag-abang nga lang tayo ng kalapati ngayon, ano? Ito yung kauli-hulihan natin na kalapati na dumating. Yung kapatid niya, ano? Kauna-unahan naman na dumating. Kaso yung nilipad nila, ano? Hindi naman na rin masama. Dahil halos wala pang 1 hour nila kinuha yung 43 kilometer na, ano? Na distance o air distance na yun, ano? Bali, kaya ako naman nakakuha yung distance na yun, ano? Yung pag-compute ng distance ng agis ng kalapati natin sa club training. Bali, ginugle ko lang yun. Marami namang calculator doon. Makikita nyo lang, ano? Bali, ilalagay nyo lang yung lugar nyo. Tapos, yung lugar ng pinagagisan. Maraming calculator doon. Pwede nyo makompute yung air distance o flight distance. Bali, magkaiba yung air distance at saka yung land distance, ano? Sa land distance kasi, nagbabago yun, ano? So, yun nga, ano? 43 kilometer yung air distance nila o yung flight distance nga na tinatawag. Ayan. Ayan yung kauna-unahan natin. Bali, sa video na nga natin, ano? Papakita ko lang sa inyo yung ginawa natin na pag-recovery ng kalapate natin pagkatapos ka ng training o pagka-uwi ng race. So, yun nga na, nag-aabang na tayo ng kalapate. Dalawa na yung naka-uwing kalapate ni SBH Loop. Ayan, tapos yung kauna-unahang kalapate natin, si 1-5. Mas mabilis yung ibon niya eh. 32 minutes lang kinuha yung 42 kilometer air distance o flight distance. Sa land distance, ano? Nasa 52 kilometer yon. Ang pagkakaiba naman ng land distance saka air distance o yung flight distance nga, ano? Yung flight distance o yung air distance, yun yung kinukuha ng kalapate. Yung distance ng nililipad kasi diretso lang yun eh. Isang diretso lang. Yung land distance kasi, ano? Yun yung kinukuha ng sasakyan. Depende yun sa ruta. Kaya umaabot ng 52 kilometer yun. Tapos yung air distance o flight distance nga, 43 kilometer. Ayan. Kung mapansin nyo, ano, hindi pinagpawisan. Unang hagis niyan, ano, pang norte natin yan, unang hagis. Walang kahagis-hagis ng self-toss yan o yung training toss nga natin, diretso 42 kilometer na agad yun. Ayan. Kung mapansin nyo, ano, bumabara ako pa sa kapares niya. Bali, lima lang yung sinama natin eh. Hindi natin sinama to si Kambal. Saka to, yung superset natin, yung anak ng superset. Kasi gagawin na natin stockbird. Dahil nabili na yung kapatid. Tapos nagkasakit nga yung nanay. Akala namin mamamatay na. Kaya, ayan. Kung mapansin nyo. Ayan. Bali, apat pa inihintay ko. Si SBH nga, ano, isa na lang inihintay niyang kalapate. So, yun nga, ano, mag-aabang lang tayo, ano. Ayan, yung mga tropa natin, no? Tropang Pochi. Ayan si, ano, si SBH Loop. Ayan. So, ayan nga yung isa nating kalapate, nakauwi, ano, yung kapatid ni, ano, ni Kambal, si Falcon. Ayan, ano. Lumipad pa. Bitin na bitin sa, ano, sa... Bitin na bitin sa lipad. Pero meron pa nga siyang kasabay, eh. Dalawa. Dalawa, eh. Eh, nakita ko, dalawa nga, eh. Tingnan natin dito sa mas magandang view, ano? Ayun, no, may dalawang lumilipad, oh. Pahala ako sa atin, eh. Kaso puti. So, yan nga, ano, si Falcon. Wala pa yung ilan natin. Tatlo pa yung hindi po umuwi sa atin, eh. Pero may kasabay siya kanina, eh. Parang batik yung, ano, yung kasabay niya. Baka si Balaling. So, yun nga, ano, pabababayin muna natin para hindi masanay ng tumatambay pag-uwi. A few moments later. Kung nakita nyo, may kasabay pang black oak, ano, o kulay itim. Choco. Nandito na yung choco natin, saka yung si Falcon nga. May kasabay pang, ano, itim na kalapate. Ayan na rin si Balaling. Ayan yung, kung mapapansin nyo, ano, may sumasama sa atin na kalapate, pero hindi natin uulihin yan. Ayan, o. Nangyayari talaga yung pagkaparisin na yung kalapate nyo, ano? Naghahatid. So, dalawa na lang bali ang hinihintay natin na kalapate, ano? Ayan. Sumobra pa yung kalapate natin pag nakauwi yung dalawa natin kalapate pa. Sumobra pa. Ayan pa yung itim, o. Ayan, kung mapapansin nyo, zoom natin. Ayaw ma-zoom.
A few moments later. So, bali, inaarin yung kapatid nung 1-5, ano? Si 1-5 natin. Yung Buroti line natin, yung anak ni Chokong Buroti. May kasama pang kulay itim, ano? Ayaw pang bumaba ng kulay itim natin. Nakadagit pa tayo. Ayun, ano? So, seto naman si Balileng. Ba't siya ka umiinom, Balileng? Gagong Balileng na rin. Pinagtatakbuhan ang kasayo ni Balileng pag inuuli. Hindi na kasi pumapasok ng trapdoor yan. Ang ginagawa niyan, pag hinabol ko, lilipad-lipad lang dito yan, sa puno. Tapos dyan sa mga ano na yan, hanggang dito. Ayan. Hintayin natin, ano? Hintayin natin na pumasok nga, uulihin ko na. Ayan. So, ayan na nga yung mga kalapati natin, kumpleto na, ano? Napakain na rin natin. Tapos yung itim natin na bihag, ano, na doon pa sa bubong na mataas natin, papakita ko sa inyo, ano. Baka sabihin nyo, nahuli natin, tapos hindi natin pinakawalan. Ayan. Kompleto na yung kalapati natin. Yung isang kalapati na lang ni S-Beach Loop yung hindi pa dumarating. Ayan, yung sa ating kompleto na. So, mamaya na lang ulit tayo mag-update, ano. Kakain muna tayo, tapos, ipuhi natin lahat ng katawan nila kung may sakit ba o may tama ng bala. Che-check natin. So, yun nga, ano. One eternity later. So, ito na nga yung mga kalapati natin, ano. Kung mapapansin nyo, walo yung kalapati natin. Pero, lima nga lang yung hinagis natin dyan. Since, magkakasama sila sa isang loop, ano. Isa lang yung treatment natin. Bali, may pagkakaiba ng treatment dun sa binibigay nating pang-recovery, ano. Bali, papakita ko na nga rin sa inyo yung pagre-recover ko ng kalapate pagka galing race o galing training yung kalapate natin. So, ang ginagawa ko lang, ano, bali, mapapansin nyo, kumuha lang ako ng bawang, hinati ko sa walo. Since walo lang yung kalapate natin dun sa loop, walo yung susubo natin. Yung bawang naman, ano, kaya naman ito, hindi katulad to ng mga ibang gamot na antibiotic, antibacterial na sinusubo o yung binibili nyo, ano, na tablet or capsule. Etong bawang, wala siyang ano, wala siyang side effect. Bali, ang isa pang benefit ng ano ng bawang ano, bukod nga sa cleansing at flushing nila ano sa kalapati natin. Immunity booster kasi ang bawang ano. Kumbaga nabuboost niya yung immune system ng kalapati natin, maiiwasan na magkasakit yung kalapati natin. Tapos kumuha tayo ng 5 wakamoto. Ayan, kung mapapansin niyo, 5 lang 'yan. Wala yung kalapati natin. Susubukan lang natin ng wakamoto yung mga tin training natin, pero yung mga hindi natin tin training o yung sinampang sa truck, hindi natin susubukan ng wakamoto kasi hindi naman nila kailangan ng pang digestive system. Siguro pwede rin natin gawin to, no, once a week ilalagay, isusubukan natin yung kalapati natin ito para ma-maintain nila yung good digestive system nila, no. Kahit na hindi nyo isama sa race, pwede nyo subukan basta once a week lang, no. Huwag kayong gagamit ng masyadong ano. Bali sa pagre-recover nga, yun na. Una kong sinusubuan yung mga hindi natin kasama sa race. And kung mapapansin nyo, no, hindi ko pa binabalatan yan. Para hindi nila isuka. Baka kasi isuka nila eh. Ito yung pinakabata. Huli natin yung ano, yung pinakahuling dumating, huli natin. Kapag susubo ng ano, no, ng ganito nga ano, ng bawang at saka nung wakamoto, ang hinuhuli ko yung mga nahuling dumating. Inuuna ko syempre yung naunang dumating. Para in case man kasi, no, ibig sabihin kaya naunang dumating yun, malamang sa malamang na maganda pa rin yung condition nun. Ngayon, yung mga nahuling dumating, baka may tama na, yun ang ano ko, ano, bali mindset ko yun, ano. Kaya, inuhuli ko yung nahuli nga dumating na kalapate. So, inuna nga muna natin to, ano, yung hindi natin kasama sa race. Bawang lang ang sinubo natin pagka hindi kasama sa race. Tapos, ito yung superset kasi gagawin nating breeder to eh. Nagkasakit kasi yung magulang nito kaya inano natin, ano.
Papakita ko rin sa inyo yung katawan ng kalapate natin na sinama nga sa training, ano. Bali, para nga natin mapapasok sila, ano. Pagka pagdating ng kalapate nyo, kahit magbigay lang kayo ng konting-konting pagkain. Para hindi naman masyado maka-apekto kung gusto nyong pakainin ulit yung kalapate nyo pagkasubo ng vitamins o ng wakamoto sa kanang bawang. Pwede nyong pakainin. Bali, kailangan lang, ano, i-condition nyo rin yung utak ng kalapate nyo na kapag dumating, papakainin nyo. Kahit na gaano ka-late yung kalapate nyo dumating, ano, pakainin nyo para tuwing, ano, magkaroon siya ng motivation, ano, kung sasali nyo nga sa race, magkakaroon siya ng motivation na uwi siya ng maaga. Pagka kasi ang ginawa nyo, halimbawa, late na nauwi yung isa, tapos, hapon nyo napapakainin. Ngayon, iisipin nun sa susunod na race, kunwari nahirapan nga sa race, ang iisipin ng kalapate nyo, ay hindi na ako uuwi ng ano, hindi na ako uuwi ng maaga kasi hapon na rin naman pala ako papakainin. Parang ganun, ano. Iba kasi ang sinasabi, ano, kailangan daw, pagka nahuli yung kalapate nyo umuwi, hindi na papakainin kasi yung mga nauna lang pinapakain. Ngayon, ang ginagawa nilang mindset, kapag hindi pumasok na maaga o yung unang dumating yung kalapate nyo, wala silang abutan na ano, kaya maiisip daw ng kalapate, umuwi na maaga kasi wala na silang abutan ng pagkain ng kalapate o yung pagkain nga nila. Yung mga kalapate kasi, no, magkakaiba ng ano yan eh, ng isip din yan, ano, parang tao. Ngayon, yung ibang kalapate, di syempre, ang maiisip niyan, di na ako uuwi ng maaga. Kasi ganun naman din ang mangyayari. Hapon na rin ako uuwi. Hapon na rin ako kakain. O, diba? Ganun lang, ano. Sa pagkukondisyon yun, ano. Pwede nyong gayahin yung ginagawa ko, yung pagmamindset ko, o yung sa kalapate. Pwede naman din, hindi. Depende sa inyo yun, ano. Ito yung kapatid ni, ano, ni Falcon. Si Gambal. Bawang lang din ang susubo natin, ano. Ganda ng katawan. Ito yung speedbird talaga ng kalapati. Kaso hindi natin nasama. Si Falcon yung nasama natin. Si Falcon kasi kaya yan sana gagawin kong stockbird, ano. Yan kasi pinakamagulang na kalapati natin eh. Ibig sabihin, mas malaki chance na magloko o yung mamaris nga na kalapati. Yan kapag ka namamaris yung kalapati nyo, ano. Katulad nga nung nakita nyo sa video, ano. Yung kulay itim, naghahatid yan. Maaring mabihag o yung magatid nga ng ibang kalapate kasi pumaparis na ron, maaring doon na umuwi yun. Yun ang nagloloko na kalapate kapag ka namamaris na, kaya yun ang iniiwasan natin. Yun, mas bata kasi to. Saka mas mabilis to. Si Falcon kasi nagka-injury yan. Gaya nga na sabi ko sa inyo, kaya tinawag ko na Falcon yan. Nakabanggaan nyo yung isa nating kalapate na pang summer din nun. Napatay niya. Kaya Falcon ang tawag ko. Nagkabangga sila sa ere, sa taas ng ere. Nalaglag yung isa. Ayun, namatay. So, yun na nga, lima na lang yung natitira. Ang susubo lang natin, bawang at saka guacamoto. Pagkatapos natin subuan, ano? Pagkatapos natin subuan, papakainin din natin. Yan, kung mapapansin nyo, maganda pa rin yung katawan nito, ano? Kasi yung isang oras na lipad, basta ang agis ng kalapate nyo, 100 km air distance, so yung flight distance nga na tinatawag, malapit pa yan eh. Kumbaga, yung ganyang oras, 1 hour, 2 hours, kinukuha ng kalapate natin yan eh. Parang nagpa-loplay lang o nagpa-ronda ka ng kalapate. Nauna na itong nasubuan, ano, nawala na sa atin. Pero pinakamaganda kung susubuan nyo yung kauna-unahan. Ngayon lang gagawin nyo, ano? Huwag nyong papasuka sa kanila yung sinubo natin. Pagkatapos nga nating subuan yan, ano, papakainin natin ng pagkain. Para effective yung, ano natin, mas effective. Wala pang ganong laman yung butsi nila nung sinubuan natin para mas maganda ka maging dating sa kanila nung sinubo natin. Pang-apat na nakauwi yun, eh. Bali, ito yung panguna natin, ano? Pauna natin kalapate. Big size.
Ayan, anak ni Chokong Boroti. Mga Boroti line natin, kauna-una ang Kalapati. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, no, maiksi pa yung dulo niya. Tapos nangungulag pa yan, kaya maiksi yung dulo niyan kasi binunutan ko muna kasi baka umabot nga sa training. Tapos, pinakamalaga kasing parte ng pakpak ng Kalapati, no, yung dulo. Subukan lang natin ng bawang, saka wakamoto. So, yun lang, ano, nasubo niya na. Ito naman yung pangalawa sa Kalapati natin, ano, si Falcon. Nakabanggaan niya kasi yung isa natin na pang summer nun, kaya bumagsak, kaya ang tawag ko sa kanya nun, Falcon. Parang Falcon kasi, nakakadagit ng, ano, ibig sabihin, malakas yung pakpak niya. Kaso, siyempre, nung nakabanggaan niya yun, siyempre, may injury na rin yan. Kaya, ayoko sanang, ano, no? Kaya, ayoko sana siyang isali sa race. Mga speedbird natin, ano? Ewan lang natin kung dudulo. Sana makauwi silang lahat kahit na nagpaparis na yung mga Kalapati natin. Halos yung apat na Kalapati natin, nagpaparis na yun, eh. Bali yung tatlo pala ron. Ito si Baleleng, tapos ito, sa ato nga si Falcon. Silang tatlo namamaris na. Ang di lang namamaris doon, yung isa nga natin na kauna-una na Kalapati, yung may kaparis na. Tapos yung Choco. Yung Choco naman, bara ako yun, kaso hindi pa rin namamaris. So, ganyan lang ako mag-recover ng Kalapati, no? Pagkatapos kong subuhan, papakain tayo ng konti. Tapos kung may sakit yung Kalapati nyo, no, obserbahan nyo lang mamayang hapon, saka bukas ng maga. Usually naman, pagka may sakit yung Kalapati nyo, pagkain ng Kalapati o pagkatapos yung magpakain, makikita nyo yan, ano, 10 to 15 minutes, obserbahan nyo. Magsusuka yung Kalapati nyo o iinom ng tubig. Bali, pagka binigyan nyo siya ng tubig, puro tubig ang unahin. Puro ganun lang, ano, ayaw niya tumuka. Tapos, kung tumuka man, mamaya-maya, ano, magsusuka na yun. 10 to 15 minutes, obserbahan niyo. Bali, ganyan lang tayo mag-recover ng Kalapati, no? Ito naman yung kauli-ulihan. Kung yung kapatid niya, kauna-unahan, yung isa niya, ano, bali, yung kauna-unahan kasi, kapatid niya yun. Siya naman na, ano, namamaris na kasi to, wala pang kaparis, eh. Kauli-hulihan naman siya. Opposite. Pero yung nilipad kasi nila na yun, ano, sabi ko nga sa inyo, para lang kayo nagpa-lopply. Isang oras lang yung nilipad nila, eh. Usually kasi, pagka young bird, katulad na to, yung dalawang anak ni, yung anak ni Chokong Boroti, ano, wala pa talagang ka-self to panorte. Panorte kasi ang hagis ngayon, eh. Kumbaga, yung 43 kilometer na flight distance o yung air distance nga, malayo na yun sa first toss nila. Ngayon, yung first toss kasi talaga, yung club training namin, ano, hindi kami nakapagsampa ron dahil umulan. Napakalakas ng ulan, ano, hindi kami umabot dun sa training ng, ano, ng, o dun sa mga crates. Hindi kami nakapag-training nun. Kaya sa bali, pangalawang training na to, yung ginawa namin. Pagsampa kami. So, yun nga, ano, papakainin naman natin sila, ano.